Panibagong araw, panibagong food and good vibes. And today, magluluto tayo ng simpleng dish, ang bistek Tagalog. Gagawin lang natin ang madalian pero nakatataam because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious. Kaya huwag na natin patagalin to. Let's go! Meron tayong sirloin beef dito. Okay, pwede din naman kayong gumamit ng tenderloin. Pwede din pork steak or chicken. Sa inyo na yun kung anong meat yung gusto nyo. Pero yung gagawin natin ngayon, syempre yung bistek Tagalog na beef meat yung nilalagay. Ngayon guys, iwain lang natin ng maliliit na. Depende sa inyo kung anong cut yung gusto nyo o yung medyo lalaparan ko ng konti. Mga ganito kalalaki yung cut ko. Ngayon guys, nakat na natin lahat. Ayan, ganitong size yung ginawa kong cuts na medyo malalaki na malapad. Kasi kapag sinutay natin ito, liliit pa yan. Okay. Pero kung gusto nyo yung strips o yung mas maliliit na cuts, okay lang din naman yan. Depende na lang sa inyo. After natin may slice ang meat, magmamarinid na tayo. So maghihiwa tayo ng kalamansi dahil ito yung gagamitin natin pang paasin. Ayan, tapos pikain lang natin itong kalamansi dito sa meat natin. Ayan. Sama natin yung balat dito sa meat kasi nandyan yung, syempre, yung tunay na asim at saka yung mga vitamins. Sunod natin, soy sauce. Tansyahin nyo na lang. Toyo, no? Tapos, garlic powder. Siyempre, gusto natin na may konting spiciness. Kaya lalagyan natin ng ground black pepper. Tapos, saluhin lang natin mabuti para magsama-sama yung mga seasoning na nilagay natin. Wow, ang bango niya. Ayun, na-mix na natin guys. Ngayon naman, i-marinate natin to ng mga isang oras. Pero kung gusto nyo more than 1 hour, okay din naman para masumiksik yung lasa. Habang minamarinate natin yung beef, mag-slice muna tayo ng white onion dahil ito ang ihahalo natin doon sa ating bistek Tagalog. Damihan nyo yung sibuyas guys kasi mas maraming sibuyas, mas masarap. Pero kung medyo mahal pa rin yung sibuyas sa atin dyan sa Pinas, eh kahit mga 2 piso pwede na. Ngayon naman, isutay muna natin tong onion natin sandali. Nagpapainit na ako ng olive oil dito, lagyan natin yun ng butter. Ayan, tapos lagyan na natin itong white onion. So, sutay lang natin sandali. Pero wag natin yung overcook. Sandali lang. Siguro mga 2 minutes lang. Kasi masarap dito sa white onion is yung medyo fresh siya. Sunod naman natin isutay itong ating beef. Medyo hit lang para hindi siya mabigla. Ayan, after 2 minutes, baliktarin natin sa kabilang side naman ng beef para maluto siya evenly. Susutay lang natin sandali yung beef natin kasi mamaya papakuluan pa rin naman natin to. Pag medyo nag-brown na siya ng konti, pwede na nating ahulin yan. Ganyan yung gagawin natin dito sa lahat ng beef. Ayan, nasutay na natin lahat ng beef ngayon naman. Balik tayo dito sa wok natin. Ayan, nagpapainit ako ng mantika. Magigisa naman tayo ng bawang. Ayan. Siyempre, para mas mabango. Ayan, gisa natin ng konti. Pero huwag natin susunugin yung bawang. Pag umamoy na yan, ayan, amoy bawang na, eh, balik na natin yung beef na sinutin natin kanina. Pag pinahalo-halo. Itong sabaw na pinang-marinade natin, siyempre, yun ang gagamitin natin sabaw. Lagay natin yan. Tapos lagyan din natin ng tubig guys kasi papalambutin na natin itong beef. So submerge lang natin ng konti yung meat natin. Yan, takpan lang natin. Ito na yung part na hihintay natin lumambot yung meat. I-check natin yan mamaya, siguro mga after 30 minutes. Ayan guys, habang pinapakulaan natin itong bistek Tagalog natin, yung mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, road to 100,000 subscriber na tayo. Habang naghihintay tayo, i-click pa rin yung subscribe button dyan. Ayan, para palisyan natin yung 100K. Ayan, malapit na maluto itong bistek Tagalog natin. So, lagyan natin ng konting oyster sauce. So, saluhin natin. At dahil luto na ang ating bistek Tagalog, lagyan na natin ang white onion na sinutay natin kanina. Ayan, tapos konting halo na lang to. Ayan. Lagyan natin ng konting sabaw para syempre masarap sa kanin yan. Ayan guys, luto na ang ating bistek Tagalog. Ready to serve na to. Let's go!
pa ang ating bistik Tagalog. This is a bistik. Yeah, it's a bistik. Bistik Tagalog kasi hindi siya Amerikanong bistik. Eh, tikman na natin agad. Let's go! Ayun guys, habang nagsasantok pa kami dito, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo kasi road to 100,000 subscriber na tayo. Magkaanin tayo. Let's go! Siyempre, masarap sa kanin talaga. Yung bistik Tagalog kasi guys, medyo maalat-alat yan. Kaya parang adobo, di ba? Maalat. Medyo maalat. Kaya masarap yung halo sa kanin. You said mom cooking like this? Is it this one then? Yeah. But let's see, because I'm not really expert in cooking this one then, so... Really? Yeah. It's the same, except hers is more soy sauce, yeah. Darker. But it looks the same. Yeah. I think the thing is with this, you got to make sure to cook it well enough so that the meat is tender and not chewy. Not chewy, yeah, that's right. That's what it did, yeah. Because it seems like it's tender. We'll find out here in a minute what the taste is like. Ano balita, ma? Ano balita sa TV Patrol? It's beef steak. Same buffet with them. But seems like you're a fan of yellow onions. No, this is white onions. Same thing. Because your mom uses red onions. Okay. Yeah, any type of onion, actually, you can use. Different taste, though. Jackie does this. White? The white onion. Uh-huh. Jackie. Hey, Jacqueline. Stop that. Stop that. Kasi minanarinate mo muna. Mm-hmm. Okay naman. Sambal naman kahit paano. Tender. Tender? Tender. Yeah, it's good. Good. Not too salty. Not too salty. Okay. Great. Yeah, that's what good about it. And he said a while ago that it might be salty because of the soy sauce. Sarap. But. Yeah. Itong bistik Tagalog, guys. That is this bistik Tagalog. This is one of the fastest or quickest viand. Find yung ulam din, di ba? Saan ba English ka? Meal. Yeah. I call it meal. Meal. One of the fastest meal in the Philippines. That's why they call it bistik Tagalog. Masarap talaga yung pag may onion. Lalo ako, paborito ko talaga yung yellow or white onion. Pagkain. Kasi kahit na half cook lang, masarap siya. Ang matagal lang dito, medyo pag papalambot ka, pero ang gamitin yung meat, yung sirloin or tenderloin, kasi malambot na yun eh. Ito, 30 minutes ko lang pinalambot, malambot na eh. Kasi kung ibang part ng beef, medyo matagal. Ang kailangan talaga, manipis. Sarap ito. Sarap na, no? Nandodon naman na yung sa loob, yung na-marinate talaga. Kasi habang kinakain mo siya, napipil mo yung lasa. Kalamansi. Lumalabas yung kalamansi habang kinakain mo siya. Tsaka yung tolo. Saka hindi siya maala. Normal lang. Tama lang siya. Tapos it? Sito kayo? Pass? Told you, so far I'm still alive. So far so good. So far so good. Ngayon guys, try nyo no. Ngayon kung hindi kayo kumakain ng beef, kasi may mga tao hindi kumakain ng beef, kasi may mga beef pizza na hindi pwedeng beef. Pwedeng pork steak cut. You can do this as well for chicken or pork. Can you? Yeah, you can do it. Pork. Is it gonna turn out the same though? The flavor is different. I think that's a different of Tagalog too. Tagalog bistik. Because bistik, right? Yeah. Because if I think you took the different meat, pork is going to be easiest to maintain a tenderness. That's right. Then chicken, then beef. Beef, that's right. Because beef, you can easily overcook it and make it chewy. I think if you use chicken, it become adobo. Yeah, pwede. Tama. Medyo maging adobo siya. Pero pwede yun kasi, because there are people who don't really eat pork, people who don't really eat meat. Yeah. And they want a quick meal. You can also use pork steak and chicken. Chickens, may chicken steak kasing cut eh. But the same marination, same marination, soy sauce and calamansi or lemon if you don't have calamansi. Very easy marinade then. That's it. That's it. This is a very fast meal. Sarap naman. Naman. Hindi ka naman matutunawan. Namama ko kasi. Pag kumain siya ng past 5 PM, na-impacho siya. Na-impacho. Oh, pagkaguluto akong ganito. Tapos, kinocontent natin. Yan. Kinakain niya ng ganitong oras. Ang oras na dito sa Amerika ngayon. Time check. Lasing ko na nga. May di naman makatulog mo. Ay nga pala, may mga nagpapahay sa'yo. And kay Dad. Somebody in the comment saying hi to you and mom. To all those people that are here that are his fans. Hello. Fans no parang sikat eh. Thank you for watching our vlogs. Thank you for supporting us. And they want to know if what nationality are you?
they're Latino Someone or something. Asked. I am not Latino. He is Native American. Native American, yeah. Mm. Yeah. So Native American. His mom really is. Ikaw mukha na si mami niya? Mm. No, pag nakita mo nanay niya, alam pa agad na Indian. Mm. Abang, sila yung ano, talagang mayari ng Amerika. The true American. Yeah, they are the true American. Yeah. Yeah. Somebody will probably argue about that. Okay, shout out nga pala dun sa mga na-meet natin sa LA. Those people that we meet when we went to LA. Erwin. Yeah, Erwin and Bochok. And the family. Mark. Mark. Yeah, the Mark in the farmer's market. Mm-hmm. Thank you guys. The Grove. And shout out kay Erwin, kay Bochok, and the family. Mark. Shout out din. Yeah. Ayun nga pala kay Alfredo yung na-meet namin sa Psych 1. Sa Psych 1. Shout out sa'yo, sir. Kasi kung nanonood ka, sir, punta ka sa Tipsy Sikwad Tambayan. Yeah, what about that guy you met in the commissary? Yeah, the one in the husband and wife. Ah, yeah. Mm-hmm. Marami kasi Pilipino dito guys na nanonood sa channel natin, pati sa amin nila kabs sa Team Kandas TV. Thank you so much po sa support sa amin. Sabi na nakikita ko kayo, nag-vlog ka na pala, may sarili ka na palang channel, mga ganun-ganun. Kasi siyempre dati di naman nila alam na yung iba kasing mga kabs talaga, na talagang follower ng Team Kandas, di nila alam na may sarili akong channel. Then eventually nakikita nila. Thank you po sa support ninyo sa panonood. Sana po patuloy niyo po magustuhan yung mga niluluto ko at yung kainan natin. Sarap dami ko nakain kami. Ubus namin, no? Dami nito. Puno ito, maapaw. Itong mga natira, ipapamigay pa natin yan. And before we end this, guys, please subscribe. Napapa-English ako. When that is looking at me, I'm speaking English. it was like, hey, speak English. I don't understand you. Ayan. Guys, yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa atin, please mag-subscribe na kayo para ma-reach natin yung 100,000 subscriber. Ayun. At siguro, ganito lang muna. Baka may impacho si mama. Tingitignan ko siya kasi ito, pag tumain, tuloy-tuloy ako. So, maya, yay! Para lang sa'yo. Ay guys, hanggang dito lang muna and sana nagustuhan niyo yung content natin today. Hanggang sa susunod nating lutuan. Okay, ayan. So please like, comment, and subscribe. Tapos i-ring mo na rin yung bell dyan para updated ka sa food and good vibes natin. Ayan, ano? Sarap naman. And always remember, stay tipsy lang. Cheers. Yeah. Cheers. Let's go 100. Yes. Yeah. Salud. Go 100. Go 100. Thank you all for supporting him. Okay. May impacho na naman ako.